anim bangkay. Yeah, kalansay na talaga yun. Talagang nakapagpinto ng maayos itong si Liubert. Dahil nga wala ng pulis doon. Dahil kapag may pulis, tinititigan lang siya, ay nag-iiba na ang templada ni Liubert. Kaya ako ay nagpasalamat, malaking pasalamat at mayroong katulad na piskal na matino dito po sa atin pong sa korte po dito po sa Puerto Princesa City. Mabuhay ka, Piskal Subang. Okay. Kaya mga kabigwas, ang unang-una po natin ipapakita sa inyo nung araw na yon, kung kailan kinabukasan ilalabas na ang bangkay, yung tinatawag nilang kalansay, ha? Ay nung araw na yon, di ba mayroon na kayong napanood na pahayag ni Liubert na sinasabi ni Liubert na inalok siya ng pera at sinakpan. Kahit doon naman sa paliwanag ni ng hitay doon ni Major Manalo ay nag-alok siya ng tulong pinansyal. Kaso lang ang tanong nga, bakit kung mag-alok ka pala ng tulong pinansyal, bakit daw sinasaktan si Liubert? Iba rin pala ngayon, iba ay ayaw ko na sa earth. Ha? Kasi mag-alok ka lang pala ng pinansyal, sampalin ka ng chinilas na Spartan. Oh, hindi, ayaw ko na. Ayaw ko na sa earth. Kung ganun, ha, huwag mo na ako bigyan ng pinansyal kung sampalin mo lang ako ng Spartan. O, oh, diba? O, oh, yung araw na yon inalok siya. Nung hindi siya pumayag, ha, ito, isa pa itong rayuso na ito. Ha, magiging payaso yan kapag oras na nakasuhan na yan. O, oh, yan, eh, si rayuso naman ang nakadikit lagi sa kanya. Yun ang tinatawag po kung sa amin pong termino, sanggang dikit. Ha, sanggang diin. Kunyari, kakampi, pero ididiin. Ganun yan eh. Ayan mga termino namin eh. Hmm. Kaya, ayun, sama-sama sila sa pagsasampa ng kaso. Kaya kawawa nga itong mga ordinaryong ranggo. Magre-retiro hanggang PO3 lang, hindi mangat-angat. Dahil nasa tatat ng kaso sa ombudsman. Okay, di ba? Okay. Atin po itong yung araw na yan, inalok siya. Pero hindi nakiisa. Ayaw talaga ni Liubert nung unang araw na yon. Ang ginawa, alas 5 ng hapon, dinala siya sa masukal na lugar. Tingnan ninyo ang picture. Sinabi ko na sa inyo yun, o yan. At yan po ang patrol car na dinala doon sa isang lugar. Ha? Diyan sa banda sa Santa Lourdes na kukunti lang ang kabahayan. Yan, sinakay siya diyan. Kaya tingnan ninyo ang patrol car na nakabukas dahil sa harapan itong si Liubert. Pilit na po yan na pinabababa. Ha? Naghahagulhol umano ng husto si Liubert sa loob. Ha? Sa loob mismo ng patrol car, umiyak ng umiyak itong si Liubert. Itong nakuha kasi ito, yung pag-alis na pagkapago na sila umalis. Dahil ayaw bumaba ni Liubert. Ha? Ibalik mo yung ngayon, nakabukas, oh. Kita nyo yan? Kasi binuksan na yan dahil nga pababain si Liubert, tinanggalan na nila ng pusas. Ayon sa salaysay ni Liubert. Kaya gusto na nilang isalvage. Kaya nung araw na yon, sa takot ni Liubert, at sa takot ni Liubert, ito na nang muntik siyang isalvage, ay gabi na... Yung kanyang pamilya ay idadamay o papatayin.
Nantakin mo, pati pa naman yung rape na, na may nangyaring rape dito eh, na hindi pa unsolved pa eh. E gustong ipatong. O gustong ipatong pa doon kay Robert. Mga kapigwas, ganun kasi rito. Kakasuhan ka ng rape. Ganun yan. Eh ako nga dito, kinasuhan nga ako ng attempted rape eh. Mabuti nanalo ako. O, kagagawan niyang winding itim na yan, yung bandera na yan. Kasabot ang NBI doon. O, ngayon, mabutit nanalo ako. May hustisya eh. Kaya pinapapurihan ko yung judge. Matakin mo ang judge na humawak sa akin eh. Matandang dalaga pa. Alam mo ba sabi ng abogado ko, silang sa babae yan. Dahil, siyempre, matandang dalaga yan. Eh, pag ninisisyonan ka, eh, handa mo sarili mo. Kinanon ako eh. Tigrabing ka ba ako? Eh, nung ninisisyon na acquitted and dismissed, dahil, eh, fabricated eh. Gawa-gawa nila dito yun eh. Pagkalit sila, kakasuhan ka ng rape para hindi ka makalabas. Nantakay mo sa akin, attempted rape, 11 counts, at si 70,000 ang piyansa. Oh, di ba? Di datagdag ako ng ano noon. Dahil siyempre, makukulong ako. May matakay mo, makulong ka. Hindi ko na nasikaso yung building ko. Yung mga bakal na hindi nabuhusan, nagsidapaan. Tagal yung isang taon ng labanan. Namin, bago ako nanalo, acquitted and dismissed. At yan ang haharapin ni Dewinding Puti, Elgin, dahil Dewinding Itim, ako ang puti. Panahon na para maningil sa nagbibigay sa akin ng damage. Ikaw lang eh. Handa mo sarili mo. Ikaw adik, Louis La Rosa. At Gerald Galis. Dahan-dahanin ko kayo para maramdaman ninyo ang kagagawa ninyo rito. Porkit ba'y nakasandal kayo sa mga politiko? Porkit ba't nakasandal kayo nasa mga official dito? Ganon kayo. O tingnan ninyo, si adik hanggang ngayon hindi makulong-kulong, hindi nga mahuli-huli. Eh, samantalang kompleto sa ebidensya, nandyan. Eh, sino ba gusto nyo magiging komplainan? Ako, magkukomplain ako. Bakit hindi ninyo yan tinulong? Nakita mo na nasa video na yan. Baka sabihin ninyo, walang komplainante. Eh, puntahan nyo ako. Ako magkukomplain. Para makulong yan. Kaya ganun ang nangyari kay Hubert. Kaya nga dito karamihan, kapag nalaman ko na mayroong isang bilanggog na aping-api, nag-iisip na ako. Sino kayo nakabangga nito? Sino kayo humawak nito? Baka may gusto silang gagawin accomplishment na naman. Halos hindi ka panipaniwala. Muntik pang idagdag kay Hubert yung rape. Now, okay pa mo ngayon. Ang itinaso, rape with homicide. Rape daw. Ang nakita kalansay. Paano mo mapatunayan ang rape doon, mga bugok?